Kamusta mga ka-channel? I hope everyone safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button. I-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Ang ating paksa ngayong araw na ito ay tungkol sa kaso ng isang Pilipinang nagangalang si Maya Millete. Si Maya ay isang Pilipina na nakabase sa Chula Vista, California, at noong January 7, 2021, biglang naglahong parang bula ang Pilipinang si Maya. Samahan niyo ako today at ating balikan ang buhay ni Maya Millete. Si Maya Tabalanza o mas kilala sa pangalang Maya Millete ay ipinanganak noong May 1, 1981 sa Pilipinas ngunit lumaki sa Honolulu, Hawaii. Graduate siya ng high school sa Admiral Arthur W. Radford High School at nag-college sa University of Hawaii sa Manoa. Nakilala ni Maya si Larry Millete noong high school. High school sweetheart silang dalawa. Lumipat ang pamilya ni Larry sa Hawaii noong 1997 nang madawit si Larry sa isang juvenile case kung saan nakasaksak siya ng isang 17 years old na batang lalaki sa Bay Terraces, San Diego, California. Nakarecover naman ang batang lalaki na ito at nakaligtas sa tiyak na kamatayan. 18 anyos silang parehas nang sila ay magpakasal noong 1999. Nagsilbi ng 5 taon si Larry sa US Navy at hindi ni minsang nagkaroon ng kahit anong disciplinary action. December 6, 2001, napa-assign si Larry sa Naval Medical Center, San Diego, kung saan nagsilbi siyang optician. Dahil maayos na empleyado si Larry, ay nakatanggap ito ng maraming awards at kabilang dito ang Navy and Marine Corps Achievement Medal, National Defense Service Medal, Global War on Terrorism Medal, Good Conduct Medal, at Pistol Sharpshooter Ribbon. Nang matapos ang kanyang serbisyo noong August 27, 2005, isa na siyang Hospital Corpsman, 3rd Class. Natapos ang kanyang reserve obligation noong January 10, 2008. Nagtrabaho naman si Maya sa Naval Information Warfare Center sa San Diego bilang isang contract specialist. Ayon sa kanyang mga katrabaho, isang maliit na babae lamang si Maya pero napaka-effective niya sa kanyang trabaho. Meron daw itong photographic memory. January 2010, pinanganak ni Maya ang panganay nilang anak. Nasundan ito noong 2012 at ang bunso nilang lalaki ay pinanganak naman noong 2016. Kasal si Maya kay Larry ng 20 taon. Noong 2020, hindi naging maganda ang pagsasama ng mag-asawa. Naging sobrang controlling ni Larry dahil pinaghinalaan ni Larry na may kabit si Maya. Daang text messages ang pinagsisend nito sa mga kamag-anak ni Maya para ipaalam sa mga ito na nangangaliwa ang kanyang asawa. Maging ang supervisor ni Maya sa trabaho ay hindi nakaligtas. Tinext din ni Larry ito at hiniling na ilipat ng ibang department ang mga lalaking katrabaho ni Maya. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya ni Larry sa di umano'y pangangaliwa nito, ay ipinagpatuloy pa rin ni Larry ang panggugulo sa mga kaibigan, kapamilya at mga katrabaho ni Maya. Noong June 28 naman, ay nag-send si Larry ng isang text message kung saan sinulat niya ang isang linya sa Biblia at ang eksaktong sinabi dito ay, "The lips of the adulterous woman drip honey and her feet go down to death." September 2016 naman ay nag-send ulit siya ng isang picture kung saan makikita ang tila isang altar na may picture nila ni Maya at ang altar na ito ay napapalibutan ng kandila. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi iniwan ni Maya si Larry. January 3, 2021,
Nag-camping ang pamilya Millete sa Glamis Sand Dunes sa California. Ayon sa kapatid ni Maya na si Mary Chris, ay nag-away daw ang dalawa dahil sa Jeep Wrangler na sasakyan nila noong araw na iyon. Sinabi din ng isang kamag-anak nila na kasama nila sa camping na ayon daw kay Maya, kung sakaling may mangyari sa kanya ay walang ibang gagawa nito kundi si Larry. Ang pagiging obsessed at controlling ni Larry ay humantong kalaunan sa pananakit na matinding kinundinan ni Maya. December 2020, nagdesisyon si Maya na kumonsulta sa isang abogado tungkol sa proseso ng divorce dahil sa takot na baka masaktan rin nito ang kanyang mga anak. Si Larry ang huling tao na nakakita at nakasama ni Maya bago ito nawala noong January 7, 2021. Nang sumunod na araw ay nakita sa isang CCTV footage na ipinapark ni Larry ang kanilang Lexus GX na sasakyan. Sa CCTV ay makikita na hindi aninag ang likod na parte ng sasakyan. Ayon kay Larry, nang araw na iyon ay nagpunta siya sa Solana Beach kasama ang isa nilang anak. Ang sasakyan na ito ay kalaunang inimpound ng mga pulis sa Chula Vista Police Department. Dahil alam ng pamilya ni Maya ang sitwasyon nilang mag-asawa, dumating ang mga kamag-anak ni Maya sa kanilang bahay noong January 8 para i-check ang kalagayan nito, ngunit ayon kay Larry ay nag-lock daw ito ng kwarto at hindi lumabas simula pa ng nakaraang araw. Wala silang nagawa kundi umalis, ngunit dahil sa pag-aalala ay bumalik sila kinabukasan at pinilit nila si Larry na buksan ang pinto. Nang mabuksan ni Larry ang pinto, ay walang bakas ni Maya sa loob ng kwarto. Dito na nagdesisyon ang kapatid ni Maya na si Mary Chris na i-report ang kanyang pagkawala sa mga pulis. January 9, nang ma-report ang kanyang pagkawala sa mga pulis, noong araw pala na iyon ay dapat babiyahe sila papuntang Big Bear Lake sa San Bernardino County para sa birthday ng kanilang panganay na anak, ngunit hindi na makita si Maya. January 13, 2021, nagsimula ang search and rescue operations para kay Maya. Nilibot ng mga rescuers ang Mount San Miguel Park, Glam's Sand Dunes, Lower Otay Lake, National City at isang inabandonang golf course sa Chula Vista, Salton Sea, Fish Creek at Glams, Imperial Gables para hanapin si Maya ngunit bigo silang makita ito. 10 araw matapos ang unang search and rescue operations, nagsagawa naman ng paghahalughog sa bahay ng Millete family sa pag-asang may makikita silang lead kung nasaan si Maya ngunit bigo pa rin sila. Makalipas ang 4 na araw, dumating sa bahay nila ang abogado ng pamilya ni Maya na si Attorney Little para mag-imbestiga. Ayon kay Larry, nagpakilala raw ito na miyembro ng NCIS kaya pumayag siya na makapasok ang abogado sa bahay nila. Sa pagmamasid ng abogado sa loob ng tahanan, ay napansin nito na may butas na dingding sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Napansin din niya na may isang freezer na nawawala sa grahe na kalauna naman ay nakita ng naturang abogado sa bahay ng isang kamag-anak ni Larry. May nakuha ring isang CCTV footage malapit sa bahay ng mga Millete at dito ay maririnig ang 8 malalakas na putok ng baril. Maririnig din dito ang sigaw ng isang babae at tahol ng isang nagpapanik na aso. Kumuha din ang pamilya ni Maya ng sariling investigador sa pag-asang mapapabilis ang paghahanap kay Maya, ngunit bigo pa rin silang mahanap kung nasaan ito. Nagkaroon ng malawakang paghahanap kay Maya. Ibinalita sa Good Morning America noong April 6, 2021 ang kanyang pagkawala. Lumabas din ang kanyang kapatid, brother-in-law at ang abogado ng pamilya ni Maya sa palabas na Dr. Phil noong April 12, 2021. Naglabas din ng 1 oras na report ang CBS Network tungkol sa kaso ni Maya sa pag-asang magbibigay ito ng lead kung nasaan ito, ngunit bigo pa rin ang pamilya.
Habang ongoing ang search and rescue operations para kay Maya, may natagpuan silang mga buto sa Orange County. Ngunit matapos ang pagsusuri ay na-identify na ang butong kanilang nakita ay buto ng isang hayop. Habang ang lahat ay abala sa paghahanap kay Maya, hindi ni minsang tumulong si Larry sa search and rescue operations. Sa isang interview ni Larry Millete noong January 2021, inamin ni Larry na meron silang mga hindi pagkakaunawaan ni Maya noong 2020. Ngunit mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkawala ni Maya. Dahil pakiramdam ni Larry ay nadidiin siya sa pagkawala ng asawa niya, ay nagdesisyon itong kumuha ng sarili niyang abogado at tinigilan niya rin ang pakikipagtulungan sa mga pulis. Matapos maglabas ng 67 search warrants, 87 na interviews, 137 tips mula sa mga tao, at mga pinagtagnitagning ebidensya, 9 months matapos ang pagkawala ni Maya ay nakasuhan si Larry ng murder at agad siyang inaresto ng mga pulis. Nag-plead si Larry ng not guilty sa kanyang arraignment. At bilang parte ng arraignment, binawalan siya ng korte na magkaroon ng komunikasyon sa kanyang mga anak. Ngunit nilabag ito ni Larry nang kausapin niya mga ito sa telepono nang dalawin siya ng kanyang mga magulang sa kulungan. Ayon sa mga reports, gumawa siya ng higit kumulang 100 tawag at kinausap ang kanyang mga anak ng hindi bababa sa 9 na oras para pagbasahin sila ng dyaryo tungkol sa kanyang trial. Bilang resulta, nilimitahan ang paggamit niya ng telepono at pinayagan lamang na makontak niya ang kanyang abogado. Ayon sa mga reports, April 2021, nang tinangka ni Larry na bumayad ng isang hired killer para patayin ang lalaki na karelasyon ni Maya. Handa di umano itong magbayad ng $20,000 para mailigpit ang lalaking ito. Kinontak din di umano ni Larry ang isang website na nag-o-offer ng mga ritual at techniques. Humingi siya ng mga orasyon para sundin ni Maya ang lahat ng gusto niya at para ma-inlove ulit ito sa kanya. Hiniling niya rin na maimbalido si Maya para hindi ito makalabas ng bahay. Ayon pa sa email ni Larry sa website na ito, ay mabait lamang daw si Maya sa kanya kapag kailangan siya nito at kapag may sakit ito. Napag-alaman din ng mga pulisya na si Larry ay nangungolekta ng mga baril at mayroon itong hawak na 22 baril. Kabilang dito ang 3 shotgun, 5 handguns at 7 automatic machine gun, ngunit 8 baril lamang pala out of 22 ang lisensyado. May lumabas pa ni isang picture noon kung saan nakatayo ang isa nilang anak sa ibabaw ng lamesa at napapalibutan ito ng mga baril na koleksyon ni Larry. Dahil dito, nag-issue ang mga pulis ng restraining order at inutusan siyang isurrender lahat ng mga baril na hindi lisensyado. July 2021, nag-file ng petisyon ang mga magulang ni Maya upang magkaroon ng visitation rights sa kanilang mga apo. Nagpasa din ng motion to gain custody ang kapatid ni Maya para makuha ang kanyang mga pamangkin. Ngunit binigyan lamang sila ng visitation rights ng korte at pinayagan na manatili ang mga bata sa mga magulang ni Larry. Natigil ang paglilitis nang sabihin ng abogado ni Larry na wala itong mental na kapasidad na humarap sa korte. Matapos sa mga pagsusuri ng mga eksperto, pinabulaanan ito ni Superior Court Judge Cindy Davis at inutos na ipagpatuloy ang paglilitis dahil si Larry ay nasa tamang katinuan at may kakayahang humarap sa korte. Matapos ang lahat ng napakahabang proseso, 2 taon simula nang mawala si Maya, nananatili pa rin ang kwestiyon kung nasaan at ano ang nangyari sa kanya. Wala pa rin mahanap na lead ang mga pulis kung saan matatagpuan si Maya. Isang buhay ang nawawala, 3 bata ang naapektuhan dahil sa akusasyong wala namang basihan. Sa kasalukuyan ay tuloy pa rin ang paglilitis sa kaso ng Millete family
maging ang mga rescue operations para kay Maya. Lahat ng mga mahal sa buhay ni Maya ay iisa ang tanong, nasaan si Maya?